Hindi kompleto ang bakasyon kung walang food trip. Kaya naman ang mga bakasyonista sa sikat na tourist destination na La Union, abay hindi mabibigo. Dahil bukod sa mabubusog na ang inyong mga mata sa mga gandang tanawin, pati ang inyong mga tiyan ay tiyak na mabubusog din. Ang mga ipinagmamalaking pagkain doon, silipin natin mula kay Rod Lagusad. Isa sa pinakamagandang paraan para mas makilala ang isang lugar ay ang pagkain na natatanging delicacy na meron dito. Higit sa pagbisita sa iba't ibang lugar, ang pagkain ang isa sa pinakabentahe na aspeto ng turismo sa bansa. Gaya ng lalawigan ng La Union na may pagmamalaking masasarap na pagkain. Kaya pagdating ko sa lungsod ng San Fernando, hindi ko na pinalampas na matikman ang pagkain nila dito. At sa tulong ni Chef Save Mercado ng Halo-Halo de Iloco, pinaliwanag niya kung paano niya inihanda ang mga ito. Siyempre, hindi mawawala dito ang okoy na kilalang pagkain sa Ilocos Region. Yeah, ang kakaiba sa okoy ng La Union, so mas marami siyang vegetables. So siyempre, pag sinabi mo okoy, may shrimp talaga yan. Para it's the major ingredient. Pero ang okoy kasi ng La Union, meron siyang malunggay, meron siyang kamote at saka kalabasa. So pag titikman mo yung okoy ng La Union, medyo manamis-namis siya. Na crunchy, and of course, nasa sausawan din yan. Anya, mas masarap ang pagkain ng okoy kapag may sausawang suka na kapartner nito. Kaya ako, sobrang nasarapan sa okoy nila dito. Sinubukan ko rin ang igado. Ayon kay Chef, bawat ingredient na meron sa kanyang mga inihanda ay mula mismo sa iba't ibang bayan ng probinsya. Bukod sa atay, karne, hinaluan niya ito ng basi o sugarcane wine. Kapansin-pansin dito ang nakahalong ubas na kilalang produkto ng bayan ng bawang. Ang next naman, balatong o mas kilala sa tawag na munggo. Hinaluan niya ito ng suka, tinapa, bagnet, daon ng ampalaya at kakanggata para mas maging malinamnam. Ito naman ang tinupig na sida, nakabalot ng daon ng saging ang isda, na may halong buko at suka at tsaka inihaw. Isa din sa masarap na nakain ko dito ay ang sinampalukang buknok na nakalagay mismo sa buko. Imbes na tubig, ang buko juice ang ginamit dito kasama ng laman ng buko para mas malasa ang sabaw. Nagahalo ang tamis ng buko juice at asim ng sampalok na patok na patok. Sabi nga nila, di ba, sa bawat lugar, ang pagkain nyo sumasalamin sa istorya, sa kultura at sa heritage ng bawat probinsya o ng bawat syudad. So parang this is the best way to experience and embrace kung ano man yung pwedeng ipagmalaki. At syempre, hindi kompleto ang pagkain kung walang dessert. At tulad ng maraming lugar sa bansa, may sariling version dito ng halo-halo. Dahil sa mga lokal na sangkap, tulad ng pulitipot o caramelized sugar cane na mula sa Sudipen, honey mula sa Baknotan, gatas ng kalabaw na mula sa Rosario, mais ng Tubao, saba ng San Fernando, at ang tiyatawag na kamube o ang pinaghalong kamote at ube na galing sa bulubunduking bahagi ng probinsya. Sobrang enjoy ako sa halo-halo na meron dito na masarap pamawi ng init ngayon tag-init. Sabi nga ng iba mga turista, ang sarap ng La Union matitikman mo na sa isang baso. Ang La Union po ay hindi lang po surfing capital of the North, ay ito rin po ay isang gastronomic destination ng Pinas. So I hope you're going to try, of course, our local dishes, our heirloom dishes, na talagang may pagmamalaki naman ng La Union. Bahagi ito ng overall experience na siyang nais maipakita ng Department of Tourism sa ilalim ng Philippine Experience Program nito. At the end of the day, ang tourism business yan. Kailangan kumita ng mga tao, kailangan kumita ng mga sari-sari store, kailangan kumita ng mga truck driver, kailangan kumita ng mga kalesa. So in order for that to work, kailangan mabenta natin as a whole yung Pilipinas. We have to sell the whole experience. Dahil mahalaga na maibahagi ng mga turista ang kanilang naging experience sa kanilang mga pamilya, mga kaibigan, kakilala, para makahikayat pa sa pagpunta sa tourist destinations ng Pilipinas. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.